ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi papayag si RJ sa mga kondisyones ni na Zoe at Morgana dahil hawak na niya ang original video ng CCTV na kuhang-kuha na si Morgana ang may pakana. Hindi na sila makakaisa dahil malapit na ang katapusan ng mag-ina. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nakita ni Lynette na kausap ni Morgana at Zoe si Annaline. Buo na ang pasya ni Lynette na pakikiusapan niya ang dalawa para iurong ang demanda laban kay Annaline. Kahit ano ang ipagawa sa kanya ay gagawin niya. Susundin ni Lynette para lang hindi makulong si Annaline. Nagkatinginan sina Zoe at Morgana. Nagtaas kilay si Morgana at sinabing, "Sige Lynette, iuurong ni Zoe ang demanda kung luluhod ka kay Zoe at hihingi ka ng tawad." Nagulat si Annaline. Nanlaki ang mga mata ni Annaline. Pinipigilan ang nanay na huwag gawin yon. Naiiyak naman si Lynette. Nagdadalawang isip siya kung susundin ba niya o hindi. Pero dahil mahal niya ang anak niya, kahit ano gagawin niya para lang hindi madiin si Annaline. Alam ni Lynette na hindi kayang gawin ni Annaline ang pag-inject kay Carlos. Pero base sa nakalap na ebidensya ng Apex, guilty si Annaline. Ito lang ang alam ni Lynette para hindi matuloy ang pagsampa ng kaso sa anak. Ito lang ang kaya niyang solusyon para matulungan ang anak. Sa sobrang tagal ng pag-iisip ni Lynette, nagsalita na si Morgana. "Ano na Lynette? Ayaw mo bang gawin? Itutuloy namin ang habla." Parang natauhan si Lynette. Sinabi niya ang gagawin na niya. Sabi naman ni Zoe, magbibigay siya ng ilang segundo para makadecide si Lynette. Maya-maya nga ay unti-unti nang bumaba si Lynette. Ginawa na ang pinapagawa ni Morgana. Umiiling at umiiyak si Annaline. Awang-awa sa ginawa ng nanay niya. Hanggang sa nagawa na nga ni Lynette, natawa naman si Morgana. Sabi niya, "Annaline, antayin niyo na lang ang desisyon namin dahil hindi pa tapos ang kondisyon." Tumayo si Lynette at nagalit. "Ito lang ang pinapagawa mo, di ba? May isa pa bang kondisyon? Niloloko mo kami, Morgana." Sumagot si Morgana. "Tapos na ang kondisyon sa'yo. May tatay pa si Annaline. Gusto namin siya naman ang makausap para tuluyan na naming iurong ang pagsampa ng kaso kay Annaline. Kung hindi kayo susunod, itutuloy lang namin ang kaso." Pinigilan naman ni Lynette si Morgana dahil sa takot. Sinabi niya na makikipag-usap si RJ sa kanila. Nakangiti si Morgana. Maghihintay sila kay RJ bago matapos ang araw. Sa mga oras na ito, nakikipag-usap na si RJ sa expert tungkol sa pag-recover ng original video ng CCTV. Samantala, umiiyak si Lynette. Nilapitan siya ni Annaline na umiiyak rin. Sinabi ni Annaline, "Hindi niyo po kailangan isakripisyo ang sarili niyo para sa akin, Nay." Sabi naman ni Lynette, "Annaline, hindi sakripisyo yon, pagmamahal yon." Nagkaiyakan sila. Nagpasalamat si Annaline dahil sa pagmamahal ng nanay niya sa kanya. Hindi siya iniiwan sa kahit anong laban niya sa buhay. Nasaksihan rin yon ng mga kaibigan nila sa Apex. Maya-maya ay bumalik na rin si RJ. Kinamusta ang mag-ina niya. Nabalitaan niya ang ginawang pagluhod ni Lynette kay Zoe. Nagalit si RJ dahil ibinaba ni Lynette ang sarili niya sa kasalanan na hindi naman ginawa ng anak nila. Pero nagpaliwanag si Lynette. May kasalanan man o wala si Annaline, may ebidensya na makapagdidiin kay Annaline. Kahit ano gagawin niya para sa anak, para lang hindi siya makulong. Naaawa si RJ kay Lynette. Pero mas naaawa si RJ kay Annaline kung makukulong siya. Kahit ganun, nagpasalamat pa rin si RJ kay Lynette. Sinabi na rin ni Lynette na gusto siyang makausap ni na Morgana. Nagtataka si RJ. Napadalaw naman si Regan sa Apex. Nakita niya si Dr. Kim. Nagkausap sila tungkol sa kaibigan nila. Maya-maya ay napadaan si Harry. Ikinuwento ni Harry na may pinagdadaanan si Annaline ngayon. Nagtataka si na Dr. Kim. Kaya naisipan nilang tanungin si Harry kung ano naman ang nalalaman niya tungkol kay Annaline. Pinilit nilang magsalita si Harry. Sabi ni Harry, "Well, Annaline is being accused of malpractice because of attempting to do what she did to my dad." Nagkatinginan sina Dr. Kim at Regan.
hindi nila maintindihan ang tungkol sa malpractice na inaakusa kay Annalyn. Hindi naniniwala si Dr. Kim sa maikling panahon na nakasama niya si Annalyn, kilala na niya si Annalyn na mapagmahal sa pasyente. Hindi magagawa ni Annalyn ang manakit o mapahamak ang pasyente niya. Walang maisagot si Harry dito. Dahil sa pagbe-brainwash sa kanya ni na Zoe at Morgana, nawala na ang tiwala niya kay Annalyn. Gulat naman si Doc Ray sa naging desisyon ni Zoe na idedemanda si Annalyn. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala na magagawa ni Annalyn ang binibintang sa kanya. Nagawa niya lang na suspendihin si Annalyn dahil wala silang choice, dahil nagbase lang sila sa ebidensya. Hindi lang si Doc Ray ang nagdesisyon nito, kundi ang lahat ng boards laban sa ginawa di umano ni Annalyn bilang isang doktor. Nagtataka si Doc Ray, bakit hindi naging sapat kay Zoe ang suspension na pinataw nila kay Annalyn? Nagpunta siya sa opisina ni RJ para makipag-usap. RJ, totoo ba? Magsasampa nga ba ng kaso si Zoe against Annalyn? Nakasimangot si RJ. Tumango lang siya. Nagpatuloy si Ray sa pagsasalita. I'm sorry, RJ. Hindi ko naman inaasahan na magsasampa pa si Zoe ng kaso. Mukhang malaki talaga ang galit ni Zoe kay Annalyn. Kahit hindi pa rin naman tayo sigurado sa akusasyon kay Annalyn, eh hindi na nakikinig sa atin si Zoe. Sumagot si RJ. Tama ka dyan, Ray. Malakas ang loob ni Zoe na magdesisyon dahil habang nasa tabi ni Zoe si Morgana, I'm sure tuloy ang case laban kay Annalyn. Si Morgana lang ang nakikita ni Zoe na kamag-anak niya, kaya kay Morgana lang siya susunod. Samantala, masayang-masaya si Morgana dahil napaluhod nila si Lynette. Nakasimangot si Zoe. Gusto niya sana na ituloy pa rin ang demanda. Pero pinaliwanagan ni Morgana si Zoe na gagamitin nila ang pagkakataon para mapasunod nila ang pamilya Tanyag sa gusto nila. Nagtataka si Zoe, hindi niya alam ang plano ng mami niya. Sinabi ni Morgana, huwag mo muna sila idedemanda sa ngayon dahil hawak natin sila sa mga palad natin. Takot na takot sila na makulong si Annalyn. May naisip akong plano. Nakatingin si Zoe kay Morgana. Mga mata ni Zoe ay nagtatanong at naghihintay ng susunod na sasabihin. Nagpatuloy si Morgana. Isipin mo na lang, Zoe, kapag magmamakaawa na sila at nakaluhod, that's what we strike. Hihilingin mo kay RJ na mag-resign na siya bilang CEO ng Apex. Maya-maya ay dumating na nga si RJ. Dire-diretso si RJ. Anong meron? Gusto niya raw akong kausapin. Napatayo si Morgana. Sabi niya, sasabihin nila ang pakay nila kay RJ, straight to the point. Pinagsalita ni Morgana si Zoe. Sabi ni Zoe, I have decided, hindi ko na itutuloy ang pagsampa ng kaso kay Annalyn dito sa Apex. Alam ni RJ na may kapalit ang pag-atras ni Zoe, kaya tinanong niya sina Zoe at Morgana. So what's the catch? There has to be a catch. Dahil kilala ko na kayo. Alam ko na may kapalit ang pag-atras nyo sa kaso. Sinabi ni Morgana na kailangan mag-resign ni RJ bilang CEO ng Apex kapalit ng pag-atras nila ng kaso. Pero nagkamali sila ng inaasahan kay RJ. Hindi pumayag si RJ. Galit siya. Kung gustong magsampa ni Zoe ng demanda, nakahanda sila. Ilalaban niya si Annalyn dahil sigurado si RJ na walang ginawang masama ang anak niya. Papatunayan nila sa korte na malinis ang pangalan ni Annalyn dahil ilalabas niya ang original video na hawak niya. Nagulat sina Zoe at Morgana, wala silang nagawa kay RJ. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At makita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.